Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Itlog ng pugo! Gawin nating crispilicious! Itlog ng pugo covered with fried crispy noodles? Wow! Kakaiba yun ah! But wait! Pwede kayong pumili ng dalawang version para makagawa kayo ng crispy pugo! Isa na namang kakaibang recipe, kaya dapat panoorin nyo ng buo ang aking video. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe, pakiclick nyo na rin po ang bell notification, pakifollow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na po tayo! Para sa ating recipe, kailangan natin ng 2 cups ng arena at 3 Lakimi noodles. Beef yung nabili ko eh, pero pwede kayong gumamit ng chicken, mas bagay yun sa pugo. Yung 3 flavorings ng ating noodles, i-add natin ito sa ating arena. Kaya hindi na natin kailangan pa ng iba pang mga pampalasa, asin o paminta. Huwag kayong mag-alala sa alat na ito dahil 2 cups naman yung ating arena at dadagdagan pa natin ito mamaya ng tubig. Ngayon po ay mag-a-add tayo ng 1 half tablespoon ng baking powder. Sorry guys, sorry talaga, mali po yung caption na nailagay ko. Baking powder po yan na, hindi po cornstarch. Sorry po talaga. Ay no, hirap talaga mag-edit ng lutang, no? Inuulit ko po ah, nag-add po tayo kanina ng 1 half tablespoon ng baking powder. Ngayon po ay mag-a-add tayo ng 1 1/2 cup ng water. Mix muna nating mabuti at i-add na natin yung remaining na 1 1/2 cup ng water. So ayan, ganito yung consistency na hinahanap natin. Ngayon po, ang bida sa ating recipe, ang itlog ng pugo! Meron tayong 24 pieces ng itlog ng pugo. Itatransfer natin ito sa isang Tupperware. At maglalagay tayo ng 1 1/2 tablespoon ng cornstarch. Then, ishake-shake lang natin hanggang sa makover na ng cornstarch ang ating itlog ng pugo. Ngayon po, ang noodles naman po natin ay ating dudurugin. So, nasa sa inyo po yan kung paano yung diskarte ng pagdurog nyo ng noodles. Huwag naman yung sobrang durog na parang halos naging powder na siya, ha? Pen, pen, di sara, pen, di kuchilyo, di almasen, how, how, di karabaw, di batuten, pit, pit, namimilipit, gintong, pilak, namumulaklak, sa tabi ng dagat. O, tapos, sakto. Pagtapos natin kumanta ng pen-pen de sarapin, ay, hindi pala, joke. Ano, pagtapos pala natin magdurog ng noodles, ay transfer na natin ito sa isang malinis na bowl. Kuha tayo ng isang itlog ng pugo at ilagay natin doon sa ating water floor mixture at ibilog-bilog natin gamit ang kutsara. Ngayon ay ilagay na natin ito sa ating dinurog na noodles at ihulma natin ito na parang balls. Kung wala kayong gloves, make sure lang na malinis ang inyong mga kamay. At habang naghuhulma tayo, dapat nagpainit na tayo ng mantika at i-fried na natin ito. Okay, tara, let's na sa ating SOS! Kick! Shout out session! Yeah! Shout out po kay Ma'am Mona Lisa from Caloocan, Francisco Palermo, John Cartago, lokal ng Taytay, distrito ng Rizal, Roch de la Serna. Hi din po kay Rajmia Israel, Kawawa Vlog. Hi din po kay Marivic Pelagio ng Lipa City, Eljan Guevara, lokal ng Binagoanan, Tarlac City, Jihan Balmes ng Santo Domingo Albay, Sean from USA,
Jonalyn Rosales from Canlaon City, Negros Occidental, JM Gibb Vlog, Rowelyn Etil from Davao City, at kay Lola Mami Becca at sa kanyang apo, si Rose B. Laurente. I love you all! Mwa-mwa-mwa! Tapos na tayong gumawa ng isang version ng ating crispy pugo. So, 12 yung nagawa natin. Kung hinahanap niyo dyan yung dalawa, wala na po, nasa tiyan na ng mga anak ko. Para naman sa second version ng ating crispy pugo, ay gagamit tayo ng 2 cups ng breadcrumbs. Kung hindi kayo gagamit ng Lucky Me Noodles, pwedeng iodized salt at paminta ang itimpla nyo sa inyong arena. Pero dahil sa ginawa nating flour mixture, ay sakto ito sa 24 pieces ng pugo. So ito pa din ang gagamitin ko. Same process lang po katulad ng ginawa natin kanina. So kapag nafe-feel natin na medyo wet pa, dagdagan nyo lang po ng breadcrumbs. Ngayon po ay mag-fried ulit tayo para sa ating second version ng crispy pugo. Kapag ka nag-golden brown na ito, pwede na natin itong hanguin. So ayan, golden brown na ang ating crispy pugo. So kapag ka lulutuin nyo to, hindi nyo namang masyadong kailangan patagalin dahil luto na naman yung egg natin. Ang lulutuin na lang natin ay yung outer niya. So hindi ganun katagal. So sa 3 noodles na ginamit natin kanina ay nakagawa tayo ng 12 pugo covered with fried crispy noodles at 12 naman na crunchy pugo gamit ang ating breadcrumbs. Okay, hiwain na natin ito at tignan natin ang loob. At ito naman yung isang crunchy pugo natin gamit yung breadcrumbs. Kung gusto nyo itong gawing negosyo, ito po yung sample niya. Pwede natin itong itinda ng 3 piraso or di kaya per piece. So pwede natin gawing sawsawan ay ketchup or mayo or di kaya suka, katulad ng ginagawa sa kwek-kwek suka, di ba? Pero kung bet nyo naman yun, nasa sa inyo naman yun kasi kayo naman yung magtitinda. Ako po ay nagbibigay lamang ng idea. Kung bet nyo itong gawing negosyo, huwag nyo pong kalilimutan na basahin ang description box po natin sa ibaba dahil nandoon po lahat ng kompletong costing. Kung nagustuhan nyo po ang recipe natin for today, huwag nyo pong kalilimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel, leave a comment, at kita-kits tayo next week ha! Bye-bye!
の虜になってしまえばきっと